Magandang buhay po sa lahat ng taga-subaybay at manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako po si Ginoong Rod Carlo Dulgulaw mula sa Marciano del Rosario Memorial National High School ang inyong makakasama. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Narito ang ating learning competency. Nagagamit ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Sa araw-araw nating pakikisalamuha sa tao, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng salita. Nakabubuo tayo ng mga pangungusap na may iba't ibang emosyon. Kaya naman sa tatalakayin natin ngayon, alamin natin kung anong uri ng pahayag ang madalas nating gamitin. Simulan natin ang talakayan. Mga pangungusap na padamdam. Nagsasalito ng matinding damdamin o emosyon. May banta sa tandang padamdam. Halimbawa, ay! Nandiyan na ang mabangis sa tigre! Pangalawa, maikling sambitla. Nagsasaad naman ito ng matinding damdamin o emosyon sa isa o dalawang pantig. Halimbawa, sarap! Aray! Ay! Yehey! Grabe! Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o saloobin ng isang tao. Pangungusap na nasa anyong pasalaysay. Nagpapahayag ito ng damdamin gaya ng galit, tuwa at lungkot. Halimbawa, kasiyahan. Natutuwa ako sa pagdating ng binatang nagsalba sa aking buhay. Pagtataka, bakit hindi siya nagsasawang tumulong sa iba? Pagkagalit, galit ako sa pagmamalupit ng tao sa mahihina. Pang-apat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. May mas malalim na kahulugan ang bawat salitang binibitiwan. Nangangailangan ito ng mas malalim na pangunawa. Halimbawa, masyadong manghang ang dila mo. Kahulugan, ang sakit mong magsalita. Naunawaan ba ninyo ang ating pinag-aralan? Bago matapos ang ating talakayan, nais ko munang gawin ninyo ang pangwakas na gawain. Sumulat ng tigdalawang halimbawa sa bawat paraan ng pagpapahayag ng damdamin na ating tinalakay. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa pagbuo ng isang maikling talata. Sa natapos nating aralin, sana ay marami kayong napulot na aral. Muli, ako po si Ginoong Rod Carlo Dulgulaw ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang buhay po sa lahat ng taga-subaybay at manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako po si Ginoong Rod Carlo Dulgulaw ng Marciano del Rosario Memorial National High School ang inyong makakasama ngayon. Ang ating tatalakayin ay sanaysay, pag-unawa sa kaisipan, layunin at paksa ng isang sanaysay. Ang ating learning competency ay na ipaliliwanag ang mga kaisipan, layunin, paksa at paraan ng pagkakasulat ng sanaysay. Bago tayo magsimula, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba ang isang sanaysay? Tama! Ang tawag sa isang sulatin na naglalayong magpahayag, magpaliwanag, at magsalaysay ng mga pananaw o kaalaman. Ano naman ang dalawang uri ng sanaysay? Tama! Formal at di-formal na sanaysay. Ano naman ang mga elemento ng sanaysay? Tama! Tema at nilalaman, wika at estilo, anyo at konstruksyon. Mahusay sapagkat alam na ninyo kung ano ang mga bagay-bagay tungkol sa sanaysay. Ngayon naman ay tumalakay tayo ng isang uri ng sanaysay. Pag-ibig daw ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ayon sa mga nakatatanda. Lahat daw ng tao ay iibig sa isang punto ng kanilang buhay. Mayroong isang tao o bagay na pagbubuhusan mo ng iyong pagmamahal at magiging mundo mo. Sabi nga ng isang pamosong linya sa awit na isinulat ni Francisco Balagtas, makapangyarihang pag-ibig hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Kadalasan ay sumasaklaw ito sa dalawang taong nagmamahalan.
Ang pag-ibig na ipinakikita ng kanyang kapareha ay walang katulad, kaya naman anumang balakid ay kaya nitong lampasan at harapin. Gayunman, hindi lamang pag-ibig sa kapwa-tao ang nananaig sa mundo. May ilan na labis na iniibig ang kanilang mga sarili kaysa sa iba. May ilan naman na mas iniibig ang mga material na bagay kaysa ang pagmamahal sa kanilang kapwa. Ang labis na pag-ibig kung minsan ay nakapagdudulot din ng kasamaan sa tao. Dahil sa labis sa pagmamahal sa sarili, ay nawawala na tayo ng pagmamahal sa iba. At imbis na pagmamahal ang lumaganap, kasamaan pa ng tao ang namamayan. Kung bawat isa ay malalaman ang tunay na diwa ng pag-ibig, tulad ng pag-ibig sa atin ng may kapal, tiyak na magiging mapayapa at puno ng pagmamahal ang mundong ating ginagalawan. Upang makamit ng kapayapaan, pag-ibig ang kailangan ng bawat tao, ang kailangan ng ating mundo. Sa natapos nating aralin, sana ay may natutunan kayo. Pero bago matapos ang ating talakayan, narito muna ang ilang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang sanaysay? Tama, tungkol ito sa pag-ibig. Ano ang nais iparating sa atin ng sanaysay? Tama, nais ng sanaysay na malaman natin kung gaano kadakila ang pag-ibig. Anong uri ng sanaysay ang ating napakinggan? Tama, di formal na sanaysay. Para sa inyong pangwakas na gawain, ito ay may pamagat na ang puso ko. Gumuhit ng isang puso. Sa loob nito, ilagay ang mga pangalan ng taong iyong iniibig. Gumuhit ng araw sa labas ng puso at doon ilagay ang dahilan kung bakit mo sila minamahal. Narito ang larawan na maaari ninyong gayahin. Sa natapos nating aralin, umaasa ako na marami kayong natutunan na magagamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Muli, ako si Ginoong Rod Carlo Duldulao ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Salamat sa pakikinig.